Nakatanggap ang Pilipinas ng dalawang pinakabagong LPD ships mula sa PPPL Indonesia ngayong taon. Sa makabuluhang pagpapalakas sa mga kakayahan sa dagat ng Pilipinas, malugod na tinanggap ng bansa ang paghahatid ng dalawang makabagong landing platform docks, LPD, mula sa PPPL Indonesia. Ang pinakabagong karagdagan sa armada ng hukbong dagat ng Pilipinas ay nagmamarka ng pagpapatuloy ng mabungang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa na nagpapahusay sa kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng malawak na hanay ng mga operasyong militar at makatao sa buong kapuluan nito. Ang seremonya para sa turnover ng mga barko ng LPD na ginanap sa shipyard ng PPPL Indonesia sa Surabaya ay dinaluhan ng mga matataas na opisyal mula sa dalawang bansa. Ang kinatawa ng Pilipinas ay si Admiral Sofia Reyes, hepe ng hukbong dagat ng Pilipinas, na sinamahan ng delegasyon ng mga opisyal ng hukbong dagat at mga opisyal ng pamahalaan. Sa panig ng Indonesia, ang kaganapan ay dinaluhan ng mga executive mula sa PPPL Indonesia, gayon din ng mga dignitaryo ng gobyerno. Ang mga barko ng LPD, na pinangalan ng BRP Lapu-Lapu at BRP Sikatuna bilang parangal sa mga bayaning Pilipino, ay patunay sa lumalagong pagtutulungang pandagat sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Sa displacement na mahigit 11,000 tonelada at may haba na 122 metro, ang mga sasakyang ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-upgrade sa mga amphibious na kakayahan ng Philippine Navy. Nilagyan ng well deck at mga pasilidad ng helicopter, kaya nilang suportahan ang iba't ibang mga misyon, kabilang ang amphibious assault, humanitarian assistance, at disaster relief operations. Sa pagsasalita sa seremonya, ipinahayag ni Admiral Sofia Reyes ang kanyang pasasalamat sa PPPL Indonesia para sa kanilang huwarang craftsmanship at pangako sa kahusayan. Ang mga barkong ito ng LPD ay kumakatawan sa isang bagong kabanata sa aming mga kakayahan sa hukbong dagat na nagbibigay daan sa amin upang mas mahusay na maprotektahan ang aming mga interes sa maritime at mabilis na tumugon sa anumang krisis o emerhensya, sabi niya. Ang paghahatid ng BRP Lapu-Lapu at BRP Sikatuna ay dumating sa panahon ng mas mataas na mga hamon sa seguridad sa rehiyon, na may mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at mga banta ng pamimirata na naghahatid ng mga makabuluhang alalahanin. Ang hukbong dagat ng Pilipinas, kasama ang pinalawak na armada nito, ay mas nakaposisyon upang pangalagaan ang mga hangganang pandagat ng bansa at itaguyod ang soberanya nito. Nakahanda rin ang mga barko ng LPD na gumanap ng mahalagang papel sa pagtugon sa sakuna, mga pagsisikap ng humanitarian na tulong, na ginagamit ang kanilang maraming kakayahan upang makapaghatid ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa kanilang kakayahang maghatid ng mga tropa, sasakyan, at kagamitan, ang mga sasakyang ito ay nagsisilbing lifeline sa panahon ng krisis, na tinitiyak na ang tulong ay makakarating sa mga nangangailangan sa isang napapanahon at mahusay na paraan. Para sa PPPL Indonesia, ang matagumpay na paghahatid ng mga barko ng LPD sa Pilipinas ay kumakatawan sa isang milestone na tagumpay sa kasaysayan ng kumpanya. Bilang isa sa mga nangungunang tagagawa ng barko sa Timog Silangang Asya, ipinagmamalaki ng PPPL Indonesia ang kakayahang maghatid ng mga dekalidad na sasakyang dagat na nakakatugon sa mahigpit na mga kinakailangan ng mga internasyonal na kliyente nito. Si G. Budi Santoso, CEO ng PPPL Indonesia, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa pagtutulungan ng dalawang bansa. Kami ay karangalan na ipinagkatiwala sa pagtatayo ng mga barkong ito ng LPD para sa hukbong dagat ng Pilipinas, he stated. Ang proyektong ito ay binibigyang diin ang matibay na ugnayan ng pagkakaibigan at pagtutulungan sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas, at inaasahan namin ang higit pang mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan sa hinaharap. Ang paghahatid ng BRP Lapu-Lapu at BRP Sikatuna ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone sa mga pagsisikap ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, na nagpapahusay sa mga kakayahan nito na protektahan ang mga interes ng bansa, at itaguyod ang katatagan ng rehiyon.
Sa paglalayag ng mga sasakyang ito, patungo sa kanilang bagong tahanan, dala nila ang mga pag-asa at adhikain ng dalawang bansang nagkakaisa sa kanilang pangako sa kapayapaan, seguridad, at kaunlaran sa rehiyon ng Asia-Pacific. Sa isang malaking pagsisikap na pahusayin ang mga kakayahan sa dagat ng Pilipinas, tinanggap ng bansa kamakailan ang pagdating ng dalawang pinakabagong landing platform docks, LPD, ships mula sa PTPL Indonesia. Ang pinakabagong karagdagan sa armada ng hukbong dagat ng Pilipinas ay nagmamarka ng pagpapatuloy ng matagumpay na pakikipagtulungan ng dalawang bansa, na nagpapataas ng kakayahan ng Pilipinas na magsagawa ng malawak na hanay ng mga operasyong militar at makatao sa buong kapuluan nito. Ang LPD Vessel Handover Ceremony, na ginanap sa PTPL Indonesia Shipyard sa Surabaya, ay dinaluhan ng matataas na opisyal mula sa dalawang bansa. Ang kinatawa ng Pilipinas ay si Admiral Sofia Reyes, hepe ng hukbong dagat ng Pilipinas, na sinamahan ng grupo ng mga opisyal ng hukbong dagat at mga opisyal ng pamahalaan. Mula sa panig ng Indonesia, ang kaganapan ay dinaluhan ng mga executive mula sa PTPL Indonesia, gayon din ng mga opisyal ng gobyerno. Ang mga barko ng LPD, na pinangalan ng BRP Lapu-Lapu at BRP Sikatuna bilang parangal sa mga bayaning Pilipino, ay ebidensya ng lalong malapit na pagtutulungang pandagat sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Sa displacement na mahigit 11,000 tonelada, at may haba na 122 metro, ang mga barkong ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-upgrade sa mga amphibious na kakayahan ng Philippine Navy. Nilagyan ng maluluwag na deck at mga pasilidad ng helicopter, kaya nilang suportahan ang malawak na hanay ng mga misyon, kabilang ang mga amphibious assaults, humanitarian assistance, at disaster relief operations. Sa pagsasalita sa kaganapan, ipinahayag ni Admiral Sofia Reyes ang kanyang pasasalamat sa PTPL Indonesia para sa kanilang pambihirang kadalubhasaan at pangako sa kahusayan. Ang mga barkong ito ng LPD ay kumakatawan sa isang bagong kabanata sa aming mga kakayahan sa pandagat, na nagpapahintulot sa amin na protektahan ang aming mga interes sa dagat at mabilis na tumugon sa anumang krisis o emergency, sabi niya. Ang pagpapasa ng BRP Lapu-Lapu at BRP Sikatuna ay dumating sa panahon kung kailan dumarami ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon, kung saan ang mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo at ang banta ng pamimirata ay isang pangunahing alalahanin. Ang hukbong dagat ng Pilipinas, kasama ang mas malalaking armada nito, ay higit na nakahanda upang bantayan ang mga hangganang pandagat ng bansa at pangalagaan ang soberanya nito. Ang mga sasakyang dagat ng LPD ay gagampanan din ng kritikal na papel sa pagtugon sa sakuna, makataong mga pagsisikap sa pagtulong, na ginagamit ang kanilang maraming nalalaman na kakayahan upang magbigay ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa kanilang kakayahang maghatid ng mga tropa, sasakyan at kagamitan, ang mga barkong ito ay isang lifeline sa panahon ng krisis, na tinitiyak na mabilis at mahusay na makakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Para sa PTPL Indonesia, ang pagbibigay ng BRP Lapu-Lapu at BRP Sikatuna ay isang makasaysayang tagumpay sa kasaysayan ng kumpanya. Bilang isa sa mga nangungunang tagagawa ng barko sa Timog Silangang Asya, ipinagmamalaki ng PTPL Indonesia na magbigay ng mga dekalidad na sasakyang dagat na nakakatugon sa mahigpit na mga kinakailangan ng kanilang mga internasyonal na kliyente. Si MR Budi Santoso, CEO ng PTPL Indonesia, ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa pagtutulungan ng dalawang bansa. Ipinagmamalaki namin na ipinagkatiwala kami sa paggawa nitong barkong LPD para sa hukbong dagat ng Pilipinas, anya. Kinukumpirma ng proyektong ito ang matibay na ugnayan ng pagkakaibigan at kooperasyon sa pagitan ng Indonesia at Pilipinas, at inaasahan namin ang higit pang mga pagkakataon upang makipagsosyo sa hinaharap. Ang paghahatid ng BRP Lapu-Lapu at BRP Sikatuna ay nagmamarka ng isang mahalagang milestone sa pagsusumikap ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, na nagpapahusay sa kakayahan itong protektahan ang mga interes ng bansa, at itaguyod ang katatagan ng rehiyon. Sa paglalayag ng mga barkong ito para sa kanilang bagong tahanan, dala nila ang pag-asa at adhikain ng dalawang bansa na nagkakaisa sa kanilang pangako sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa rehiyon ng Asia-Pacific.